na puno ng kasiyahan ng Cavite Mission Area 3 Adventist Youth Fellowship na idinaos sa Life Hope Center, Silang, Cavite. Ang nasabing pagtitipon ay nagdulot ng mas matibay na samahan at nakapulutan ng bagong inspirasyon sa paglilingkod ng mga kabataang dumalo. Ang balitang may pag-asa ay ihatid ni Elise Julian Abonero. Kabataan mula sa iba't ibang bahagi ng Area 3 ng Cavite Mission, inspired matapos ang naganap na Area 3 Youth Fellowship sa Life Hope Impact Center, Silang, Cavite. Sama-samang nagbuklod ang mga kabataan mula sa iba't ibang distrito ng nasabing area upang makiisas ang pagsambang may temang Go Past the Salt na naglalayong maging isang magandang impluwensya ang ating mga sarili at pananampalataya sa mundo at kayon din ibahagi ito sa iba. Ang fellowship na ito ay nagtatarget sa pagiging disciple. Ito ay discipleship na kung saan ating i-share yung ating wisdom. Sa unang bahagi ng programa ay nagkaroon ng devotional na pinangunahan ni Pastor Alvin Hilray, Youth Advisor ng Area 3 at sinundan ng group discussions patungkol sa Reflections on Salt na pinangunahan ng piling mga kabataan na nagdulot ng magandang connections sa ating mga kabataan at kasamahan. Ang aking pong natutunan ngayong araw ay ang pag-step out ko po sa aking comfort zone bilang isang nagtatrabaho po sa community na hindi mga Adventist ang kasama. Ito po ay nagbago sa akin dahil na-remind po ako bilang isang Adventist na ang Panginoon ay dapat nakikita sa akin. Sa pagkalawang serbisyo, ang nagsilbi namang tagapagsalita si Pastor Roger Kaderma, Southern Asia Pacific Division President. Nahapunan ay nagkaroon ng aktibidad na The Exodus sa hardin ng SSD kung saan pinagtibay ang kanilang samahan at lumago ang kaalaman sa pamamagitan ng pagtapos ng mga gawain sa iba't ibang mga estasyon. Bilang pagtatapos, nagkaroon ng sundown worship at commitment service na isinagawa sa amphitheater kung saan nagsilbi ang Cavite Mission Youth Director, Pastor Ray Maglipas, bilang tagapagsalita. Nagbigay inspirasyon sa mga kabataan ang fellowship na idinaos upang buksan ulit ang isipan ng ating mga kapatid na ipasa o maging impluwensya sa ating pananampalataya sa ating mga kapatid na hindi pa natatagpuan ang tunay na ligaya at kapahingahan sa Panginoon. Mula dito sa Life Hope Impact Center, Silang, Cavite, layuning maghatid ng balitang may pag-asa, ako si Elise Julian L. Abonero, nag-uulat, Hope Today, NPUC News.